First Corinthians 9:24 and 25, may series po tayo na temperance, ano, or about self-control. This would be the last installment ng ating pong series on temperance. First Corinthians 9:24 and 25. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. So gagaya po ng aking nabanggit, ano, itong analogy dito ni Paul ay yung tungkol sa Isthmian race. Sa Greeks, ano, meron silang maraming klase ng mga palaro. Kaya nga yung Olympics, di ba? Sila ang pinanggalingan niyan, ano, Olympics. So sa Corinth, meron pong ginaganap diyan na Isthmian Games. Yan po yung karera ng takbo, ano. Ngayon, ginamit ni Apostle Paul yan as an analogy sa buhay pananampalataya. Na yung mga athletes, they would subject themselves into strict discipline. Hindi lamang sa pagkain, kundi sa oras ng tulog, ano. Yan eh para magkamit ng gantimpala na nakukurap, ano, naluluma. Actually, ang common na award nila nung araw ay hindi naman yung koronang ginto, ano, na maalala nyo yung ating mga inaawit dito, crown with many crowns, ganyan. Actually, yung ang ginagamit na analogy yan ay hindi ho yung diadema. Kasi yung crown na made of jewels, yun ho yung diadem, ano, diadem. Pero ang ginagamit sa atin sa Bible, hindi ho diadem as reward, kundi Estefanos. Estefanos, yan ho yung laurel leaves. Maalala nyo, paano nila balagtas yan. Yan yung pinaka-award nila. Yung mga nananalo, yung mga nagwawagi sa paligsahan, bibigyan sila ng emperor o ng governor ng laurel leaves na ilalagay sa kanyang ulo. Pero ang importante doon yung nire-represent noon. Kasi dahon lang naman yun eh. Pero ano ba ang nire-represent ng dahon na yun? Nagsasagisag ng tagumpay, ng triumph, victory. Ngayon sabi ni Apostle Paul, they do it to obtain a corruptible crown. Pero tayo mga mananampalataya, ang inilalaan sa atin ng Panginoon ay magantimpalang habang buhay magsha-shine sa eternity, no? So ang mensahe, in short, ang mensahe dito sa atin Apostle Paul is temperance. As I said, and temperance is both grace and at the same time ito po hindi optional virtue. Ito po yung virtue na kinokomand. It is commanded. While it is grace, dahil it is the Holy Spirit who provides temperance as fruit, di ba? Naalala nyo sa Galatians 5. But the fruit of the Spirit, kasama dyan ang temperance or self-control. But at the same token, while it is a gift of the Holy Spirit, ito rin po ay isang command, ano, isang obligasyon. Sabi nga ng ni Paul sa atin, let your moderation be made known unto all men. Ano? Tungkol sa temperance pa rin yan. Be temperate. Yung nire-require sa mga bishop, he must be temperate. Pero ang tanong, bishop lang ba nire-require na maging temperate? Kung anong nire-require sa mga bishop, lahat. Sa lahat ng mananampalataya, nire-require yan. Dahil sila nga ang ehemplo eh. Sila ang ehemplo. Para kanino? Ehemplo para sa mga mananampalataya. Kaya kung ano yung nire-require sa mga bishop, eh yan din po yung nire-require sa mga mananampalataya. At isa na dyan ay ang temperance. So, we discuss about the definition. Ano? Definition ng temperance is government of self or self-control. Yan ho, ilang mga definition yan. Ano? Yan ang control sa iyong sarili. Self-government over the appetite, passions of our nature, moderation of our desires, pursuits. Yan, na-moderate mo yung mga desires and pursuits. Yan.
Oh, submission. Subjection of every inward feeling and power to the rule of right reason. So, yun po ilang mga definition yan. And then last Wednesday, ay tinake up natin ng ilang mga areas kung saan tayo dapat magiging temperate. Ano? Unang na-discuss natin is temperance in tongue. Maging temperate tayo sa use of our tongue, dila. Ano? You need to check parati ang ating pananalita. Ano? Because it is our responsibility to control our tongues. Second area is temperance in dress. Diba? 1 Timothy 2:9. Naalala niyo ba yan? Ano? Temperance in dress, not only in tongue, in dress. Sabi ni Apostle Paul, modest. Yan. 1 Timothy 2 verse 9. So walang detailed instruction kung anong kasuotan. Ang general counsel lamang ay dapat modest. Enough covering, ano? Mayroong enough covering. Yan ay para maiwasan, ano, ang lust, lalo na sa mga kalalakihan. So, this is to avoid unnecessary lust. So, it should be sufficient enough to cover the body so to prevent unlawful lusts. So, hindi lamang sa dila, sa pananamit. Yung iba, walang control sa pananamit. Ano? Pati tights nila, gagastusin nila para maibili ng damit. Masama ang extravagance. Ano? Wala ka ng control. Yung iba, ginugutom ang sarili. Wala ka ng control nun. Just to make yourself appear affluent, just to make yourself appear good by your clothing, yung iba, ginugutom ang sarili. Ano bang mahalaga, katawan o pananamit? Mas mahalaga ang katawan kaysa pananamit. So do not sacrifice food to appear fine and affluent. And don't rob God of His tithes and offerings just to buy yourself clothes. You should be all wise stewards. Ano? And then temperance in desire. So yan yung ilang areas ano, na saan dapat ina-apply ang temperance. Tongue, in dress, in desire. So, yung ating mga desire ay kinokontrol natin. Whether it is food or whatever, passion or desire. Yung iba, hindi nila makontrol ang kanilang desire for pleasure, desire for entertainment, desire for lust. So, maraming area ano, ng desire. Kailangan sinasubject po yan. Ano? Pag aabot na sa point na nililid ka na sa maling mga desire, kailangan isuko mo yung desire na yan. And third, fourthly, temperance of the mind. So, maganda po na yung ating imaginations, kinokontrol po natin. Ano? Maraming bagay na pwedeng mag-occupy sa mind natin. Material, opportunities, people, events. Pero pagka hinahatak ka na ng iyong isip sa mga unlawful thoughts, unlawful things na dapat mong imagine o isipin, eh, that's the time na isuko mo, no? Again, subject mo ang iyong isipan sa kabanalan. Well, tonight, let's talk about the desirability of temperance. Ito yun ang ating topic sa gabi ito, desirability. So mainam ano na magkaroon tayo ng temperance. It is a desirable thing. It is worthy of our pursuit, worthy of our efforts na ma-attain ano yung temperance. It is a desirable thing, ano? Bakit? Kung wala kang temperance, mapanganib, ano? Dahil anything that is excessive, hindi maaring walang ano, walang consequence. Tama? Anything in excess, anumang bagay na may excess, hindi po pwede na walang consequence. It may not be tomorrow. It may be that, after 1 week or a month. Pero mga kapatid,
ang excess, eh parating may anihan, may consequence. Whether in your health or morally, lahat ng bagay na excessive, merong consequence yan. Bakit? Because of the irrevocable law of what? Law of retribution. Galatians 6 verse 7. Hindi mo mare-reverse yan eh. Irreversible yan. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Diba? Kung ano ang iisik ng tao, siya rin ang kanyang aanihin. Eh, kung mag-asukal ka ng juice mo, kalahating baso, eh sige, antayante ka lang, mga isang buwan. Pag hindi nilang gamang inodoro nyo, no, tuwing iihi ka, sabi, ang daming langgam na maitim dito. diabetic ka na. Masobrahan ka sa puyat, alam niyo pala, ang puyat pala nakakamatay, ano? Nakakashrink, sabi ng anak ko, nakakashrink ng brain. Yung pinakamagaling na gumanap ng Joker sa Batman, ano, yan ang kinamatay. Hindi siya nakakatulog. So he's dependent on sleeping pills. Dependent siya sa ang nag-volume na hanggang sa katetek niya ng sleeping pills. Hindi na nagising. Sino yung Ledger, Ben? Sino yun? Yung, ha? Oo, si Ledger. Batang-bata pa, no? Pinakamagaling na gumanap ng Joker yan sa Batman. Problema niya, tulog. Ano? Di ba maganda yung ano? So, dinesign ang ating katawan na dapat natutulog, pero meron talagang tao na hindi nila makontrol ang kanilang isip, napaka-active. Kahit gabi na, sa halip na itulog, restless pa rin ang kanilang isip. Ano? Daming iniisip. Hanggang sa naging habit, hindi na nakakatulog, hindi nakaka-recover sa araw. Ayan, bababa ang melatonin level, di ba? Melatonin level sa brain. Eventually, it will shrink your brain. So, maraming mga hormones na nade-deprive ang katawan mo dahil nag-o-open yan eh. At 10 o'clock, may nag-o-open. Nagsisikret yan. Pag na-miss mo yan, wala ka na. Kaya talo mga call center agents dahil hindi sila natutulog. Kaya hindi maganda yung call center agent ka for more than 2 decades. At least 10 years, dapat tama na. Mag-iba ka na ng linya. It will take its toll on your health. Maraming nasisira ang kalusugan dahil sa panggabing trabaho. At 11 o'clock, may magsisikret yan. At 11 o'clock, at 12 o'clock, meron na namang mag-open na mga hormones. Na pagka hindi ka nakakatulog, sa paulit-ulit na ganyan, na-deprive ang katawan mo ng kailangang nutrients o hormones, eventually, magsasuffer ang katawan. Sasuffer yan. So, whether physically, mga kapatid, or spiritually, anything in excess, o any excess na gagawin natin, ay hindi maaari pong walang consequence yan. Ano? And, maaring sa una, mild ang consequence. After the mild, hindi ka nakuha sa mild, ano susunod? Severe, more severe. And when the call of nature is not heeded, hindi mo pinakinggan, the worst consequence could be what? Death. Literally, there are people who ate themselves to death. Nakakapanood ako niyan, ano, na sabi ng doktor, hindi ka namin maoperahan. Dahil wala ka pa sa level na dapat maopera ka. You are more than 600 pounds. Kailangan maabot mo man lamang yung 600 pounds. Talagang at 800, at 700, hirap na hirap talaga siyang bawasan ng kanyang kain. Ngayon, nagsikap siya. Maabot siya ng 600 pounds. Pumayag ng doktor, pwede na siyang i-opera. Pero mga kapatid, lumiit lang siya ng konti, bandang huli. Hindi niya talaga mapigil ang kain. Isa siyang Samoan, ano? Ang laki niya. Sabi niya, sabi ng asawa niya, he ate himself to death. Hanggang sa ikamatay niya yung kanyang kakakain. Alam, hindi niya makontrol. Hindi nga ganyan namatay, ano? Kaya pagka minsan, yung isang tao na sobrang taba, na emergency, hindi kasya sa ER, Brad. Binakbak yung hamba. Hindi kakasya sa ER eh. Namatay din yun. Hindi nila mabuhat. Forklift ang nagbubuhat. Mabigat pa sa baka eh. 1,000 pounds. Maraming mga tao yan, ano? So there's no more strong and noble virtue among men than the ability to resist strong impulses, to subdue powerful passion, and to silence the voice of wrong desires. Wala nang pinaka
noble, napakagandang pagmasdan, ano ho, na makikita mo yung tao na they have complete command of themselves. Alam niyo po, walang taong free na hindi niya under command ang sarili. Ang taong masasabing free ay yung tao na he has total command of himself. Pero yung tao na sunod-sunuran sa kanyang passion, sunod-sunuran, nakakaladkad siya ng kanyang temper, that one is not free. Dahil hindi niya control ang kanyang sarili. Siya ang siya napapasunod ng kanyang siya ang naging alipin ng kanyang passions. He is under slavery of a dirty tyrant. O nung idikta sa kanya, sunod-sunuran siya. Pero ang tao na who is in total command of himself, ano ho, yan ang masasabi natin na tunay na free na tao. Napakapalad ng mga bansa na napaka well-governed. Because when a country is well-governed, mas marami nag-enjoy ng blessing. Ganon din ang tao, mga kapatid. Kung masyado kang control or discipline sa sarili mo, mas marami kang blessing na ma-enjoy. You will enjoy a better health. Diba? A longer life. Dahil ano ka eh? Ma-discipline na ka eh. So, mas marami kang ma-enjoy sa buhay. Kaysa yung hindi ka nagpigil, inagahan mo na enjoyment mo, sinagad-sagad mo na, kaya at 30s, bawal na sa'yo. Lahat ng kakainin mong sugar for the next 30 years, kinain mo na nung first 30 years mo. Kaya yung next 30 years, wala na, bawal. Wala na sugar sa'yo. Inubos mo na lahat eh. Mininsan mo na eh. Sinagad mo na eh. So, mas maraming na-enjoy ang tao po na blessing mula sa Panginoon. So, the Christian who governs best himself honors God and receives God's best. So, napaka-importante ng self-control, temperance. It is a desirable thing. Paano ba natin malalaman yung tao na makikita natin na meron na siyang temperance, ano? Nasa kanya na yung strength na yan. Yung kapag ka nasubject ka sa severe tongue lashing, nakarinig ka ng hindi mo matanggap talaga ng salita, hindi mo makain, and yet you take your cool, you still calm, kalmado ka pa rin. Yan. Yung halos na para kang pinapaliguan ka na ng mga salita na hindi mo na talaga malunok, hindi mo na makain. And yet, pagka magre-reply ka, sasagot ka, kalmado pa rin. Ah, ganun po ba? ganun lang. Baka nga. yun. What else? A man mastering himself in the midst of deep anguish. Yung nasa ilalim ka ng sobrang kalungkutan, pero namamaster mo yung sarili mo. Namamanage mo na hindi ka... Ano yung mga bisita mo, hindi mo na maharap, andong ka na lang, magulgul ka lang sa sulok, papakainin ka, huwag niyo akong hawakan. Ako yung nalulungkot. Pero napakagandang tingnan na po na while in deep anguish, there are individuals who can master themselves. Ano? Or kahit na nag-undergo ng isang hopeless na case sa araw-araw, ano? Araw-araw, alam niya, hopeless ang sitwasyon. And yet he was very silent, ano? Tahimik ka lang. Kaya sabi ni Job, 'di ba? Hanggang sa ako'y bawian na ng buhay ng Panginoon, yet will I trust in him. Though he slay me, hanggang sa umabot pa sa point, 'di ba? Unti-unti nawawala sa kanya. Wealth, reputation, health, confidence, family nawala sa kanya. Pati yung kalusugan niya. Sabi ni Job, kung mabot pa sa point na kung pati buhay ko, kukunin na rin ng Panginoon. Hanggang sa mawala na yung 3K na yan, okay pa rin. Yet, will I trust in him? Ganda ng attitude ni Job, ano? Dahil sabi niya, because though after this worm eat this body, sabi niya, yet in my flesh will I see God. Makikita ko pa rin ng Panginoon sa aking laman. So, he believes in resurrection, ano? Now, next point about temperance, aside from its desirability, is that temperance is produced by the Spirit. Ano? Ang temperance
is produced. So hindi po ito kaya i-produce ng unbeliever. Yan. So sabihin natin, eh, ba't yung mga ermitanyo, kaya naman nila, no? Yung mga kaya naman nila yung ano yung kanila mga desires, mga urge, kaya naman nila i-control. Well, actually that's just two poles of weakness. Two poles of carnality. Ang isang side, isang extreme ng carnality or flesh, pagiging flesh, ay yung magiging kang hermit or asceticism. Asceticism. Yung isa naman, anong kabaligtaran ng asceticism? Yung overindulgence. Yan. So these are just two extremes of carnality or being fleshly, you know. Kahit yung mga ascetics, yung mga ermitanyo, mga nag-abstain sa pag-aasawa, nag-abstain sa meat, nag-abstain sa mga material things, sa mga material possessions, actually nagdi-dictate pa rin diyan ay ano. Hindi pa rin love for God. Pride pa rin 'yan. Andun pa rin yung pride. Laman pa rin ang nagdidikta dyan. Kaya hindi mo sasabi na fruit of the spirit yan eh. Hindi mo siya matatawag na fruit of the spirit. Motivated pa rin yan ng pride. Na, nakaya ko eh. Kayo, hindi nyo kaya. Ako, nakaya ko eh. Matindi yung self-control ko. Kayo, wala eh. Ganyan, ano? Like si Buddha, ano? Yun namang hindi makakontrol yan, sa nauwi. Overindulgence sa lahat. Pagkain, babae, kalayawan. Pero parehong ano lang yan. Isa lang ang source niyan. Flesh pa rin yan. Fleshly. Dahil ang tunay na temperance ay nakikreate yan ng Holy Spirit. Galatians 5:23. Pakibasa nga po. Galatians 5:23. Yan. So, sa verse 22, makikita nyo, fruit yan ng Holy Spirit. So, it's not a product of the old nature but of the new. The unsaved person does not have the Holy Spirit to produce temperance. So, ang unbeliever, wala namang Holy Spirit para mag-produce ang temperance sa kanya. So, mananatili siyang enslaved ng kanyang intemperance. So, in regeneration, what happens? Pag na-regenerate ang tao at na-born again siya, ang Holy Spirit nag-i-influence sa kanya, no, para ang taong ito, yung mananampalataya, ay i-moderate niya ang kanyang mga indulgences. Kung saan siya nag-i-indulge ay ini-influence siya ng Holy Spirit na mag-practice ng moderation. I-moderate, i-control. So the Holy Spirit teaches him to restrain his passions, to govern himself, control his evil propensities or tendencies, and subdue all inordinate affection. So yan ang mga ano eh, part yan ng human weakness. Dahil nung nagkasala si Adam, hindi naman nawala lahat ng faculties ng tao. Kaso lamang naging depraved, ano? And that included our intellect. Nandiyan ang intellect intact. Our affection. Our will. Kompleto yan. Kaso lamang, nagmamalfunction ang mga faculty na yan. Yung talino ng tao sa niya ginagamit. Self-serving na, no, maraming matatalino pero saan ginagamit. Kung paano makapag-take advantage, di ba? Paano makaalamang. Kaya nga mayroong tinatawag na Ponzi scheme, di ba? Ano yung Ponzi scheme? Yung new members, sila ang nagbabayad para sa mga promises, para sa mga old members. Kagaya ng SSS. SSS is a type of Ponzi scheme. Na yung mga contributions ng mga early members, wala na, nalustay na yan. Nagamit na yan ng mga naon ng mga director o kung sino mga nakinabang dyan, o gobyerno,
Ngayon, paano ngayon yung mga promises sa mga naunang members? Bahala na yung mga new members. Ito problema ngayon, pagka nagkawalaan ng trabaho, nagkaroon ng mass layoff or unemployment. Saan kukunin ngayon yung mga payout? Kukunin yung mga pampension sa mga retirees. Wala nang member, wala nang contribution. Walang ano eh, walang trabaho eh. O di nga nga. So, saan ginagamit ang talino ng tao ngayon? Kung paano makaka-take advantage? Ganun din ang will. Anong tao ngayon? Self-willed. Ano? Nagiging self-willed ang tao. Man's will against God's will. Sino mas nasusunod? Karaniwan, man's will. So, hindi yan dahil sa pagmamahal sa Panginoon. Ano pa rin yan? Self-serving pa rin. Kahit nga ang prayer ng unbeliever, para saan yan? Kala mo, baka Diyos yan? Hindi. Mahanap ng pabor sa Diyos. Hindi dahil sa may pagmamahal sa Diyos. Ang habol sa Diyos, pabor. Na pag nakuha ng pabor, babae Panginoon. Pero pagka may matinding sitwasyon o pangangailangan, baka Diyos. Naalala ang Diyos. Pero pag everything is fine, wala mo na ang Panginoon. Ganyan, ano? Hindi talaga bumubukal tunay na pag-ibig. Ang affection, ganun din. Sabi ng Bible, isa sa mga indictment ng Bible sa tao, he has no natural affection. We are cruel. Tayo mga malulupit na tao. Nakita naman natin yan sa kasaysayan, ano, gaano ka-cruel ang tao sa kanyang kapwa. Without natural affection. Sabi ng Bible, the way of peace they have not known. Maganda ang affection, pero may mga bagay na dapat hindi mo na dapat nararamdaman yung ganung bagay. For example, it's good to have an affection towards your spouse. Pero pag hindi mo na spouse, nagkakaroon ka ng affection, you have to what? You have to control that affection that is inordinate. So isang mananampalataya na under the control of the Spirit, ini-influensya na ma-restrain ng mananampalataya ang kanyang temper. Ano? Subdue his inordinate affection, his evil propensities. Kasi andyan pa rin yung temptations sa atin dahil tayo po'y nasa katawan na hindi pa naman glorified body. So only by the Spirit's help can we ever expect to be temperate in all things. Power lamang ng Holy Spirit yan na tayo po'y magiging temperate sa tulong ng banal na Espiritu. Ano? So kung walang banal na Espiritu, mahirap. Sabi nga ng Panginoon, without me, you can do nothing. Sabi ni Paul, di ba? Lahat ay magagawa niya sa pamamagitan na ano? I can do all things through Christ. So without Christ, mahirap magawa ang mga bagay na yan. Ano? I can do all things only through Christ which strengtheneth me. So, kailan po ang date dependence, use of prayer. So, let's talk about another thing. No? This is my final point. Temperance must be nurtured. Or sabihin ng nurture, i-cultivate mo yan. Totoo na biyaya yan, pero hindi sabihin na aantayin mo na lang. Ikaw din, magsikap ka rin. Diba? Sabi ng Bible, ang Bible nagtuturo ng God's sovereignty and human responsibility. Hindi yung, ako mamamatay. Tapos, lalakad ka sa nagbabarilang dalawang grupo, nagbabarilan. Kung oras mo, ano yung kalokohan yan? Totoo na ang buhay natin, hawak ng Diyos, pero mag-apply ka rin ng necessary precaution. Gamit ka rin ng common sense. Pag sinabi ng ano na, suot ang life vest, hindi yun. Kung oras mo. Ano na yan, ano? Wala na sa katinoon niya ganun mga pangangatwiran eh. Oo, fatalismo na yan eh. Hindi ka bibili ng gamot. Mali ba nalang kung wala kang pambili? Kung may pambili, di make use of what? Make use of means. Ang Bible nga, sabi, kung may sakit,
ipatawag ang mga elders at pahira ng langis. So, means, yun ang paraan nila ng paggagamot ng araw. Yun ang available. Hindi pa nila alam ang stem cell nun eh. Langis-langis muna. Diba? Pahira ng langis. Ang nakakaalam pa lang nun, si Cleopatra. Yan, sila Cleopatra, alam nila yan. Alam niyo ba yung sekreto ni, beauty secret ni Cleopatra? Alam niyo ko ano? Stem cell. Ang kanyang stem cell, alam niyo saan galing? Bubuit. Sinasaw-saw sa wine. Yan ang tawag dyan ay buwis ganda. Tawag nila. Buwis ganda. Pero totoo yun. Yun ang kanyang secret. Kaya for a long, long time, na-maintain niya ang kanyang young look because of limestone. Popo, opo, bubuit. Oh, yung mga bagong panganak. Yan. Hanap ka. Marami sa inyo, Brad. Maski yung malaki. Saw-saw sa wine. Ha? Ngayon, meron pa rin? Ngayon pa rin, may gumagawa. Mura, at least mura, hindi ka nabibili. So, hindi ibig sabihin na ang kagalingan o kalunsugan na hawak ng Panginoon, hindi ka nakakain ng tama, hindi mo na ibabalance ang diet mo. Talang Bible sabi, pag-pray siya, pero kung may langis, gumamit ng langis, di ba? May mga pamamaraan, kumain ng mga masusustansyang pagkain. So, ino-nurture mo yan. It is God's grace because it is fruit of the Spirit, but at the same time, we have, as Christians, the responsibility to what? Cultivate. I-cultivate mo rin yan, i-nurture mo rin yan. So, paano mo ino-nurture yan? Prayer. So, exercise, make use of constant exercise of prayer. Living under the influence of the Spirit. Constant prayer. Parating ka mag-pray. Sabi ng Bible, you have not because you ask not. Knock and it shall be opened. Men ought always to pray and not to faint. So, you will subordinate your appetite to the superiority of reason, restrain your temper, and bridle your tongue. What else? Check extravagance. Pag medyo nakakahalata ka na, nagiging magastos na yata talaga ako, baka sobra na ito. So, check extravagance. Yung mga needless na expenses or expenditure. Siguro, occasionally, pero yung parang occasional na parang treat mo na lang sa sarili mo, siguro okay pa yon. Pero yung naging lifestyle mo na yung extravagance, na kahit wala, papangutang mo pa, masabi lang na masabi lang na extravagant ka, masabi lang na naging maganda, maayos, ano na po yun? Wala na sa control yon. Hindi mo na nakokontrol lang sarili mo. Control the desires and imaginations. So, ano pang paraan to cultivate temperance, mga kapatid, aside from prayer and living under the influence of the Spirit? Self-denial. Practice mo yung self-denial. Diba sabi ng Panginoon, if any would be my disciple, so responsibility ito eh. Let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. What else? Abhorrence of evil. Kagaya ni Job, di ba? Ano sabi ng Job? Pinagmamalaki ng Panginoon sa Job. Makikita mo bang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad, one that feareth God and skeweth evil. No? Ang term nila is skeweth. Lumalayo o namumuhi. Skeweth evil. Nilalayuan ng masama. Sabi nga ng Bible, abstain from all, may verse na ganyan, di ba? Abstain from all appearance. Biray mo, appearance pa lang. Anew pa lang. Abstain from all appearance of evil. So, saan ka dinadala ng isip mo? Pagka mga masasamang imaginations na yan, masasamang thoughts na yan, isuko mo sa Panginoon. So,
constant exercise of prayer, constant exercise of self-denial, living under the influence of the Spirit, ano pa? Faithful imitation of Christ. Tularan mo ang Panginoon. Yan. And then what else? Cherish exalted thoughts of Christ. Parati mong isipin. Cherish mo yung mga kaisipan mo tungkol sa Panginoon. Cherish exalted thoughts of Christ. So, yan ang pamamaraan, mga kapatid, kung paano in-nurture ang temperance na isang mananampalataya. So, tayong lahat, mga kapatid, we are all intemperate to some degree. Wala namang matapos maging Kristiyano eh. Kinabukasan, kompleto na siya, perfect na siya. Walang ganon, ano? Iba-iba ang area ng ating intemperance. Iba-iba. So, lahat tayo intemperate to some degree, but we are all duty-bound. Tayo po'y may duty to cultivate temperance. Our verse is Philippians chapter 4, verse 5. Ano sabi ng Philippians 4, 5 sa atin? Let your moderation be made known unto all men. So that speaks of what? Temperance. Hayaan mo ng iyong... Para sa Tagalog, may Tagalog ba kayo dyan? Meron ba kayong Tagalog dyan? Ha? Let your moderation, sabi dyan, no? Philippians 4:5. Kaya Tagalogin, ano? Let your moderation be known unto all men, the Lord is. Pagpipigil yata, ano? Pagpipigil? Yan. Tama ba, Brother Gilbert? Pag... yan. Kahinhinan o kahinahunan, kahinhinan o pagpipigil, yan. Kaya mong makita ng mga tao yan. Yan ang parang damit natin eh. Sabi ng Bible, lahat ng nabautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. So, sana maging ano yan, virtue na maging part ng ating karakter. Nare-reflect sa atin yung temperance or self-control. Lalo pa sabi ng Panginoon, the Lord is at hand. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. So, bago po ang ating mga personal request, tayo muna po yung mag-close sa ating prayer, and then after our prayer, we will hear your personal requests, and then we will find our prayer partner, and then we're done. Okay, mag-pray muna po tayo.